So we are demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused. Hey, hey! Come on! Come on! Pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China ang halaga ng damage sa mga gamit na sinira at kinuha ng Chinese Coast Guard noong June 17 nang harangin ang mga kawani ng Philippine Navy na magsasagawa ng rotational and resupply mission sa BRT Sierra Madre. 2 rigid hull inflatable boats at 2 rubber boats ang binutas at sinira ng mga Chinese gamit ang palakol, itak at iba pang matutulis na bagay. Winasak maging ang communication device, navigational device at maging ang motor ng RIV. Tinangay din ng mga ito ang ilang gamit kabilang na ang mga cellphone ng ilang sundalo, maging ang 7 baril na nasa case pa at ihahatid sa mga nakaposting sundalo sa BRP Sierra Madre kinuha rin. Kaya ang pamunuan ng AFP lumihab na sa tanggapan ng National Defense at Department of Foreign Affairs upang ipaabot sa China ang demand nito. Pero dun sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox. Nakabox kasi yung mga armas na yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. When we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. 60. Bukod sa pagsasauli ng 7 baril at danyos na 60 million pesos, pinapabayaran din ng AFP sa China ang gastusin sa pagpapagamot sa naputol na daliri ng isa sa mga Pilipinong sundalo na kasama sa RORE mission. We are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of si SN1 Facundo, kasi mag-ooperahan po siya operahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Meron po kasing mga technology ngayon, medical technology na bago, nang sa gayon ay magamit niya ulit yung kanyang kanang kamay. Samantala, muling iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na susunod sila sa rules of engagement sakaling mangyari uli ang kahalintulad na insidente. Kasama dito ang self-defense. Kapag mayroong umatake sa ating mga sundalo, may karapatan sila na ipagtanggol ang sarili. So for instance, meron pong umatake sa atin. Ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa concept of proportionality. Pero hindi tayo papaati. No? Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Pilipino tayo. Pakita natin yung ating our seas, our rights, and our future. Welcome development naman para sa AFP ang mga usapin ng de-escalation sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngunit hindi umano ito makakaapekto sa posisyon ng AFP dahil sa dyan namang sumusunod ang sandataang lakas sa international law. So, yung mga talks na gayto would help us in our next operations as that we will be conducting on the in the West Philippine Sea, kasama na yung RORE natin at yung iba pang mga operations natin like maritime patrols, air patrols, and so on. Ayon kay General Browner, nagbigay ng specific instruction sa kanila ang Pangulo sa tensyon sa West Philippine Sea. Yes, ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Again, we cannot discuss that because when we talk about the how, nandun na po yung ating mga operational matters, no, madi-discuss. But rest assured that we will be following the orders of our Commander-in-Chief, our President. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.